sa Barangay South Triangle para mag-census. Ating alamin ano nga bang gusto ng mga nanay dito. Gusto ba nila maliit na pamilya o malaking pamilya? Tara, magtanong na tayo. Mami, ano po pangalan po ninyo? Ako si Sonia. Jackie po. Rean. Ilan na po ang inyong mga supling? Apat lang. 7 po. 7 ang anak ni Mami Jackie Monday to hanggang Sunday ito. Isa pa lang. Isa pa lang. Pabor ba kayo? Ano ba? Mas sa maliit na pamilya o sa malaking pamilya? Okay lang yung maliit na pamilya. Pero kasi mahirap ngayon ang buhay, di ba? May balak pa po ba kayo at 6? Wala na. Ano po ang advantage ng malaking family? Ano po? Happy. Dumami yung lahi mo. Ganun. Tama. Ako din kung magkakaanak ako, gusto ko madami para dumami pa ang lahi ko. Maliit. Maliit. Bakit sa tingin mo okay ang pagkaroon ng maliit na pamilya? Mahirap po ang buhay. Hindi ko kaya buhayin pag marami. At yan nga po ang naging resulta ng ating census. Back to studio muna. Ang pulso ng bayan, iba-iba talaga ang opinyon, bawat nanay. Ako kasi siguro kung bibigyan ako ng pagkakataon, maraming anak talaga yung gusto ko. Kasi syempre, solong anak lang ako. So gusto ko mas marami, mas masaya. Diba? Pero alam ko naman na madali lang sabihin yan, pero syempre, mahirap gawin. Kaya para mas maliwanagan tayo, may makakasama tayong mga mami na maraming pinagdaanan sa pagpapalaki ng kanilang mga anak. Unang bisita natin ngayong umaga, ang tinik sa buhay ni Poor Senorita, ang nag-iisang Madam Debra Snooki Cerna. Yeah, good morning! Magandang umaga po sa inyo lahat. Miss Snooki, dalawa yung anak mo. Yes. Hindi ba naging mahirap yun? Kasi dalawa silang babae, tapos mga dalaga na sila. Hindi ba medyo parang mas may competition? Magkaiba yung dalawang anak ko. Nakakatuwa. Kaya walang competition eh. They complement each other. Kasi si Sachi nga yung, siya yung mas outgoing, siya yung sports-minded. Si Sam yung hindi masyadong emotional, very strong on the thing. Sachi naman is strong innately, pero siya yung mas labas yung emosyon. Mas expressive si Sachi. Dumating ba sa point na may pinag-uusapan na kayo about love life sa mga boys? Ayoko naman. Very open. Wala pong problema sa inyo? Wala. Medyo unorthodox yung approach ko as a mommy. Very friendly kami. They can open up to me about everything and anything under the sun. Wala akong judgment sa kanila. Sila naman wala rin judgment sa kakulitan ng nanay nila at kung ano man ang lumabas sa aking mouth. Baliktad yung nanay yung makulit. At 50, yung mga anak ko parang mas mommy pa ho sa akin. Sila yung ano, mama, behave. Paano mo sila dinidisiplina? Ako yan, talk ako. I would rather na mag-usap kami kaysa yung mamamalo ka. What if dumating sa point na may boyfriend sila? Magsiselos ka kaya bilang isang nanay? Ay, sobra. Talaga? Pinapangunahan ko na kayo. Magsiselos talaga ako. Hindi ko ma-imagine na wala. Pero alam naman po ng lahat na magkahiwalay po kayo ng asawa nyo ngayon. Hindi po ba laging mahirap sa mga bata na iparealize na, ay, kami magkasundo ng tatay nyo, kailangan ganito ang buhay. Paano lang natanggap na hindi po kayo magkasama at iisa na ngayon? Nung nagpapaanal na kami ng marriage ni ng dad nila, kinausap namin sila ng mabuti. Sabi ng mga bata, Ma'am, sabi nila, kahit na nasa loob kayo ng kwarto, nag-uusap kayo ni Daddy, alam namin na nag-aaway kayo. Naging magaan yung transition kasi sila na mismo yung nagsabi na okay lang sa kanila na hiwalay kami. Iba rin mag-isip yung mga anak ko eh. Hindi yung... Paano po yan? Yung lahat po ng anak nyo napunta po sa inyo? Yes. Ako, I have to give it to my children. Nagpapasalamat ako sa kanila na tinanggap nila yung mga pagkakamali ko. Mahal ako ng mga anak ko unconditionally. Naintindihan nila yung mga napagdaanan ko. And nakikita nila ngayon that I am trying my best to be a different person. And I want them to be proud of me. Aside from the fact that I want to be proud of myself. Pero given a chance po, gusto niyo po sana mas marami pang anak? Sana. Sana yan. Kaya lang, talagang yun lang ang ibiniyaya sa amin ng Panginoon na magkaroon kami ng dalawang beautiful, wow, intelligent beautiful daughters. Paano po ba nag-artista okay sa inyo? Hindi. Hindi! Bakit hindi po?
Kasi ang katotohanan, di ba, aminin naman natin, aminin. I mean, nagpapasalamat ako talaga sa Diyos na hanggang ngayon, nagsimula po ako ng 3 years old. At sana naman sa mahabang panahon pa, idol ko si Tita Gloria. Sana nawa maging ganun ang career ko. Pero yung downside ng showbiz, marami rin mga intriga, marami, you lose your privacy. Mm-hmm. Kasi sila, hindi nila naiintindihan yung trabaho natin. Mm-hmm. And minsan, yun yung nagiging conflict. Bawa, lalabas kami ng mga bata. Picture kami, hello, hello, signing ng autographs na thank God hanggang ngayon naman ay na-experience ko pa rin. Yung mga bata, Ma'am, di na tayo makapasyal. Next time, yun ayoko nang kasama ka. Ganyan sila, oo. Well, mahirap po magsaitanan tapos, pero baka mag-artisa sila. Pero bilang ayaw ni Mami, huwag natin pilitin. Di ba? Mula sa anak na 2, mapunta naman tayo sa anak na 5. Makikipagkwentuhan tayo kay Miss Maricel Lac sa Pangilinan sa pagbabalik ng Yan Ang Morning! Good morning! Ang Mami na makakasama natin ngayon ay mother of 5. Ang anak niya ay si Ella, Benjamin, Johnny, Hannah, and Solana. At hindi lang basta-basta successful wife and mom ito ha, inaral talaga niya ito pagkatapos niyang mag-master degree sa UP Diliman ng Family Life and Child Development. Aba, kita niyo naman, napaka-sexy pa rin niya as in fit na fit. Please welcome Maricel Lac sa Pangilinan. O, di ba? Hello! Good morning! Wow, nice to be here. Oh, di ba? Paano kayo mag-asawa, typical? Kasi, syempre, every morning, nung maliliit pa sila, paano ate yung nangyari doon? Ask ka, so yung papunta sa school, papaliguan mo, intindi mo yung mga assignments, papunta sa school. Paano mo nagawa yun? Meron akong parang factory assembly line. Well, ma, papaliguan mo yung bata. Nakahilera sila, isa-isa. Tapos pagkatapos, ipapasa mo naman, pupunasan, tapos bibihisan. Ganon. Tapos isa lang yung kwarto nilang 4. Tabi-tabi silang ganon. Para may sistema kami. Ah. I think you really need to put a system pag malaki yung pamilya mo. And yun naman ang nagbibigay sa akin ng parang organization skills. So I think pero, malaking tulong pero sa akin. Pero ate, mahirap ba yun na parang ang laki-laki ng pamilya? Siguro kasi wala dumating naman ako. Dumating ba sa point na parang ah, ang dami nila. Pagod na ako. So, ayoko na. Oo, yung parang haso ko na ako. Dumating ka ba sa ganong stage? Ang mabuti naman kasi hindi ako nag-iisa. Maraming nakaalalay sa akin. Nandyan yung mga yaya ko. Mm-mm. Nandyan naman si Anthony. Nandyan yung mga magulang ko, mga in-laws ko, mga kaibigan ko, mga kapitbahay ko. So parang yung yaman ko is yung mga tao sa paligid ko na handang tumulong sa akin. Parang yung introduction ko sa'yo, pinag-aralan mo talaga ito. Oo. Pag tinatanong ako ng bata ako, anong gusto mo maging paglaki mo? Lagi ko sinasabi, gusto ko maging ina. Kasi nung lumalaki ako, single parent naman yung mami ko, naawa ko sa kanya, mag-isa siya. Tapos malungkot kami. Mahirap yung gano'n na buhay. Sabi ko, one day magkakaroon ako ng asawa, yung mamahaling kami, tapos hindi kami iiwan. And then, marami kaming anak. So, yun lang talaga yung aking vision at saka dream sa buhay ko. Kaya, kinareer ko. Ay, kaya naman, mamayang gabi, kakaririn ko din yan. Mamayang gabi, kakaririn ko rin yan. Maglalaro lang tayo. May papakita akong picture. Uh-oh. Tapos, sasabihin mo lang, sino sa mga anak mo ito? Ako, kasama pa sila dito. Kanino suwak ang personalidad nito para sa anak mo? First picture. High-end fashion model. Ayan, si Ella yan. Si Ella, bata pa lang siya. Nananahina siya ng mga damit. Hmm? Oh, 6 years old siya, dinidrape niya yung mga kumot-kumot namin. Tapos ginagawa niya mga gown. Itong suot ko ngayon, dinesign niya. Oh. Ito, active wear. Ah, ito yung nagde-design ng mga... Yes, sports bras po, mga tights. Bibisa siya, meron siyang online store. Actually, nakakatuwa kasi ako yung model. Tingnan mo naman. Yeah, masusuot ko. Tsaka, syempre, I'm proud. Kasi she's making a name for herself. At tsaka, hindi ever si Ella yung tipo na aasa sa amin. Gusto niya maging businesswoman siya, makatulong sa iba. Next picture! Eh, si Solana yan. Princess. I remember one time, nasa banyo ako, tapos nagmamaktol ako. Pero, in secret. Mm. Hindi sa harap nila. Tapos, nung lumabas ako, sabi ni Solana, I saw what you did. Sabi ko, really? Mama, remember, you are a princess. So, natuwa ka na, no? Sabi ko, oo nga. Mama, act like one.
Next picture. Ay, si Benj yan. Kasi si Benj, mahilig siya ng outdoors at saka gusto niya to survive in the forest. Tsaka kahit anong mahanap niya sa bahay, iluluto niya. Kasi sabi niya, I have to be prepared, Mama, para pag ako napunta sa jungle, kahit ano doon, kaya kong lutuin. Eto! Ay, si Hannah yan. After 6 years na nag-gymnastic siya, naging siyang international champion. Wow! Yes. Tapos, after siya nag-gymnastics, nag-retire siya kasi parang gusto naman niya maiba yung kanyang focus. Naging siyang triathlete. Siya ngayon ay MVP swimmer ng kanyang school. Wow! Siya rin ay soccer player. Wow! Lahat na kinanya na na lahat! Eto na. Ayan, si Donnie yan. Kasi si Donnie is quiet, he's shy, at saka introvert. Pero ngayon, gusto daw mag-artista eh. Oh. So, ewan ko lang. Lahat ng pictures, tama ang pagkakadescribe mo. Kaya naman, tawagin na natin ang iyong anak na si Ella. Yan, lagot ako, ilalaglag na ako. Ay, hindi ko na patatagalin. Kamustang mommy ang mommy mo? Napaka-supportive niya. Tsaka, she really loves us. And we see that talaga po. Bilang panganay, kamusta kang ate sa mga kapatid mo? Ang dami nun, ha? Well, challenging din po. Okay na rin po yun kasi marami na rin po kaming natutunan with each other. We learned a lot about ourselves through the process. At saka, para sa mga kapatid ko, parang it makes me want to wish better for them. Sweet mo namang ate. Sa tingin mo, may favorite yung mommy niyo sa inyong magkakapatid? Si Solana. Si Solana? Safest answer. Safest answer. Sabi ni Ella, Mama, parang hindi mo pinapansin yung ginagawa ni Solana. Kung kami gumawa niyan, patay kami. Ay, naku, pagod na ako. Kayo na lang ang bahala kay Solana. Eh, kasi bunso. Opo. Hindi naman sa favorite ko si Solana. Kaya lang, mas bata pa ako nung lumalaki sila eh. Medyo ngayon, eh, pwede na nila akong tulungan kay Solana. Meron ka bang message para sa kanya sa lahat ng ginawa niya para sa'yo? Mom, I just want to, like, thank you for never giving up on me. Kasi palagi ka nandyan, even if I push you away. Kasi nahihiya ako eh kapag she's always there. I want to make sure that I make her proud. And I hope you're proud of me. Oh, yes, I am. Kahit pa paano. Sana naman. And thank you for loving Dad and extending that love to all of us. Oh, ang sweet naman. Mamaya makikita natin kung paano mag-react si Snooki at Maricel sa mga anak nila kung si Bubay ang gaganap. Basta marami pa tayo mga tips na matututunan sa pagbabalik ng Yan Ang Morning! Good morning! Isa man o lima ang anak mo, mahirap at challenging talaga ang maging nanay, lalo na kapag naharap mo ang iba't ibang sitwasyon. Naku, Bubay, umayos ka. Ang tanong, anong gagawin ng isang nanay sa mga gantong klaseng sitwasyon? O, what will mommy do? BFF, galingan mo! Dahil eto mga award-winning actress ito. Ha? Naka-internalize na. O, sige na nga, nag-internalize daw siya. Unahin natin si Miss Snooki. Eto na ang scene para sa'yo. Mama? Yes? Saan po galing ang baby? Ang baby? Ang baby anak ay galing sa loob ng tiyan ng nanay. Ganito ba talaga? Talaga? Kwentuhan. At saka galing ang baby sa pagmamahalan ng mommy at daddy. Ayan, kaya ikaw naging bunga namin ni daddy. Ganda-gandang bata. Thank you, Mama. Ikaw talaga ang palabiro ka masyado. Sabi nung kalaro ko, hindi naman dahil. Ay, ay! Sino yung kalaro na yun? Ay, yun yung mga kita. Hindi na ako maganda, tara. Yes! Sumating na ba sa point na tinanong ng mga anak niyo na, Mama, paano ako naging tao? Tama yung ginawa ni Snooki kasi yung edad, 5 years old,
So may tinatawag tayo na age-appropriate response. So ibig sabihin nun, depende sa edad ng bata, yun din ang sagot mo. Yung delikado kasi dyan is yung mga magulang na hindi sinasagot yung tanong ng mga bata. Ang ending nun, yung mga bata nagtatanong sa kaibigan o kaya kapitbahay na iba naman din yung sagot. Mas maganda na sa magulang. Bilang ganyan ang sitwasyon mo, eto na ang inyong telenovela ni Bubay. Mom! Okay. I'm so heartbroken, Mom! Mom! I'm so heartbroken, Mom! Iyak mo lang, anak. Ganyan talaga. Mabuti at ngayon, natuto ka. Tapos, magiging marunong ka na on how to choose the person to love. But I love him, Mom! I love him, Mom! Eh, iniwan ka na nga eh. Alam nga naman, ipagpilitan mo yung sarili mo sa kanya, lalo ka lang masasaktan, di ba? Sa bagay, Ma'am, no? Thank you. Tsaka ba't may ganun ka? Oo. Bakit? Yun yung tawagan namin sa bahay talaga. Dad! Dad! Tsaka malalim yung hugot ng sakit niya. Heartbroken. Naku, ewan, no? Sa mga magulang talaga, kalal na kung may ganyang mga sitwasyon, parang ikaw yung unang magiging masasaktan, pero wala kang magagawa kundi maging strong para sa kanila. I think the last thing na dapat gawin ng magulang is, di ba sinabi ko na sa'yo? Totoo yan. I agree. Yan ang worst talaga. Ay, nako! Kaya makinig lang tayo. Iiyak lang nila. Ito naman ang next acting natin. Wow. Ma'am? Ma'am? Yes, anak. Ma'am? Oh, what? I have a good news for you. Really? Ano yun? Ayoko na mag-aral. Gusto ko na lang magtrabaho. Baka pwede naman yun. Anak, anong year ka lang ba ngayon? Second year. Oh, second year college. Oh. Ayaw mo ba na magkaroon ng diploma, anak? Di ba iba pa rin yun yung pagka nagkaroon ka ng diploma? Mas maganda yun pagka meron kang ipipresent sa mga employers to be mo. Tingnan mo muna, i-appreciate mo muna tong ano, nabigyan mo muna ng siguro isa pang taon. Okay. O kung maaari, dalawang taon, tapusin mo rin college mo. Pero please, five-year anak, course po yung ginawa. Five-year course ba? Oh, look at that. Ikaw pa pumili ng five-year course, ba't nagbago ang pag-iisip mo? Yung mga klase ko kasi nagtrabaho na sila agad, Mami. Ganon, anak. Eh, gusto ko rin makatulong sa inyo. Pero sige, susundin ko po kayo, Mom. Masyado natatala si Dubai. Oo, ano? Tingnan natin sa pagkakataon with Maricel Laksa naman. 10-year-old. Okay, rolling! 5, 4, 3, 2, action! Ma, I'm in love with a girl. Ma! I'm in love with a girl, Ma. What's her name? Her name's Cassandra. Cassandra, yes. Okay. Bakit ka na in love? She's nice to me. Pero okay, so you're in love. What do you want to do about it? I wanna court her. Tapos magtatanan kami. Oh, okay, that's okay. Basta it's okay? It's okay na magtanan ka kung may trabaho ka na. Meron kang panggastos para meron kang pamilya. Tapos, hindi mo kami matatakbuhan para kami yung susolve ng mga problema mo, okay lang sa'yo. Okay no, lang. I think I can't do that. Okay. So, you know, it's okay. If you want to get married, that's fine. Basta, it's your responsibility. No, ayoko na, Mami. Magtrabaho ka, humanap ka ng trabaho. Huwag ka na mag-aral, maghanap ka ng trabaho. Kumuha ka ng bahay, may renta yun, may kuryente, may bayad sa tubig. Lahat yan, gagawin mo. Dahil you're in love at gusto mo na magtanan, di ba? But I'm only 10 years old. Exactly! Gusto ko yun! Gusto ko yun yung parang nireverse psychology mo yung anak mo. Gusto mo, okay lang ga. Bahala, pero ikaw bahala. Di ba? Ang ganda nun. Siyempre, busy kayo sa mga anak nyo, inaalagaan nyo. Ano naman yung ginagawa nyo para sa sarili nyo? Para at least makapag-relax kayo o maalagaan nyo yung sarili? Ako, I go to a museum. Tingin-tingin ng painting. I draw. Alam ni Maria, mahilig ako mag-draw. I write poetry. Magaling. I write articles. Also, nagbabanding kami in the salon.
Nagpapaspa kami, massage-massage. Or, nagpipainting kami together. Even at this age, meron kami mga collaborative efforts. Ate, I think no first few years ko bilang isang ina, palaging huli ako. Tapos yung isang mentor ko, sinabi niya sa akin, kung palagi kang huli, anong pwede mo ibigay sa pamilya mo? Kailangan mo unahin yung sarili mo, kasi kung puno ka, may aapaw sa pamilya mo. So, since sinabi niya yun sa akin, may day off ako. Meron din akong leaves, vacation leaves. So, nagbabakasyon ako. Ako lang mag-isa, iwan si Anthony sa bahay. Kasama ako sa mga parents ko, magta-travel kami. And yun ang aking vacation leave. Yung ginagawa ko doon, nagpapaspa ako, o kaya nagmumuni-muni lang. I think it's important na magkaroon din tayo ng sariling identity bilang mga magulang. Hindi lang yung palagi na lang na tayo'y asawa ni or nanay ni, pero tayo rin ay tayo pa rin. Isa pa na nakakatuwa rin para sa akin is yung pag-dinidate ako ng asawa ko. Yan. Okay. Malaking boost yan sa akin. So, it gives importance to me na pinaglalaanan niya ako ng oras. And pag gano'n naman kasi na pinalago mo yung nanay, parang lalong gusto pang magbigay sa pamilya. Kaya dapat talaga mahalin ang mga nanay. Parang ano, punong-puno ka ng pagmamahal, punong-puno ka ng huwisyo. At dahil dyan, Miss Nuki, mas pupunuin pa natin din yung nararamdaman nyo. Kaya panoorin nyo po ito. I hope you're having a really good time there right now. And I wanted to say thanks for being a really great friend, Karen, and supporter even now that me and Sam are older. You're always there and you still take care of us. Love you. Thank you. Boy, thank you very much, Sachi. Thank you so much for all your kind words. You inspire me, anak, to be a better person and to be a better mom. God bless you and I am really very proud of you, anak. Tulad nga ng sabi ni Ate Maricel, mas masarap kung puno ka ng pagmamahal sa sarili mo. Dahil pag puno ka sa sarili mo, mas marami kang pwedeng ibigay para sa pamilya mo. Wow, sarap naman yan. Kaya naman sa aming pagbabalik, magbabanding tayo, magpapa-fit at magpapa-sexy tayo sa pagbabalik ng Yan Ang Morning! Nagbabalik ang Yan Ang Morning. At balita ko, isa talaga sa banding yung mag-ina ay ang pag-e-exercise. Opo. Hindi lang namin, pero ng buong pamilya, buong pamilya. Yes. Wow! So, meron kami tinatawag na Team Pangilinan. Aha, doon siya. Hashtag na yun. Nandun lahat ng mga activities niyo together. Opo, lahat ng sports. Ano to, kinontrol niyo bang mag-asawa na kailangan ma-involve sila sa sports? Hindi naman control. Kaya lang, nung na-involve si Anthony sa sports, dala niya kami buong pamilya. So, nainggit naman kami kasi masaya eh. Opo, parang sobrang niyang na-enjoy. So, kami naman, we want to try that na din. Hanggang sa na-enjoy nila sila na mismo yung sumasama. Yes, at meron kami rule sa bahay. Pwede kang magpamasahe kung 5 times a week nag-workout. Wow! Oh my God, may gusto ko ganda yun. Yan. At baka tayo sa kanila nun. Why not, no? Makikita tayo. Pero eto na. Pero syempre, para mas maganda, yung mga sayaw-sayaw, gusto nating matutunan. Isa din sa pinakamagandang bonding yan sa family. Kaya naman, tatawagin na natin si Christine Joyce para tulungan tayo ng mga simple steps na pwedeng gawin ng buong pamilya, kahit ng mga bata. Come on, Miss Christine Joyce. Hi, Christine. Hello po. Kamusta po? Ready? Okay, ready. 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 So, ready? First step, arms on your waist, then point right, left, and right, and left, then clap to the right, and right, left, right, and left. And that's the first 8. Mm. And next, the second 8 is up, and left, 4 times, and 3, 7, 8. The third 8 is arms on your side, then do the salsa, back, and 2, and 3. And 4. Then the last 8 is turn around with your hips. And hips. 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. Syempre, mas masarap ito kapag may music, please. The trumpets blow. And 1. Some bench blow.
salamat sa ating mga guests. Thank you. At syempre, mayroon kaming flowers para sa inyo. Natutunan mo sa episode natin for today? Naiba talaga yung ano, pag mas open kayo sa family, mas close kayo talagang, tas ginagawa niyo yung activity together, mas lalong naging malalim yung samahan ninyo, di ba? Mas, kumbaga, mas nagiging vocal yung mga anak mo. So, pag magkakaanak man ako, if ever, ha, gusto ko ganun, maging vocal kami sa isa. Sinabi mo yan, ha? Dati ayaw mo. Ngayon, invited gusto mo ka. Na. Iba na yung ano ko ngayon. Iba na. Inspired na. Iba na siguro, ang dami talaga na share nila, especially sa mga anak, sa isang ina. Pero sa lahat ng nanood, ang importante niyan, eh, kung lahat tayo nagkaroon ng isang ina, maswerte kayo dahil may nanay kayong nagmamahal sa inyo. So, yun palang dapat pahalagahan na nila, di ba? Taray. At syempre, kung ikaw man po nanonood ngayon dyan, eh, maraming anak, o kaya kunti man ang anak, o ikaw mismo ang anak, aba welcome kayong makipag-bonding dito kasama namin. Kaya ano man pong sitwasyon meron kayo, at pinagdadaanan natin together, aba kung kaya po ni Marian, kaya-kaya nyo rin yan. Okay, so dahil dyan, music let's ulit. Do the Zumba. Let's do the Zumba again. Thank you. Bye, everyone. Bye. Bye.